para makilala natin kung sino nga ba ang ating guest sa TikTokery, let us all watch this. TikTokery? May bagong nagtitrend na challenge na tawagin niya daw na asawa yung boyfriend niyo, tapos tingnan niyo yung reaction niya. Dito ka dali. Dali, video tayo. Ano na naman? Video tayo. Oh. Okay. Hi everybody! Nandito tayo kasama aking asawa at gagawa tayo ng isang video. Kung ang isang katulad mo ay di na dapat pa. Showtime Onliners with combined 1.2 followers and 5.8 million likes on TikTok. Showtime Onliners, please welcome Baninay Bautista and Bond Brian Oropel. Yay! Hello! Showtime Online News! Hello! Wait. Hello po! Wait. Bakit may couple shirt required ba yan? Ganda naman. Thank you. Oy, bati mo na kayo guys sa mga ano, parang Mars lang eh, Mars. Mga Showtime Onliners. Hello, mga Showtime Onliners. Ayan, sa mga love, mga team love. Ayan. Tsaka mga buddies at mga ninja dyan. Hello po. Pero ito, kwentuhan muna tayo. Ano bang pinagkakaabalahan nyo ngayong quarantine bukod sa pagti-TikTok? Nagbo-vlog po kami, tapos madalas, ano lang, tambay lang, nood movie. Ayan, tamang trip lang sa bahay kung ano nung vlog yung ginagawa namin. Yun talaga yung pinagkakabala namin yun, pagbo-vlog talaga. Yeah. Oh, wow. Ano naman po yung mga bago nyo pong na-discover po sa inyong sarili? Ano po yung mga discovery nyo po? Ako, ano pala, kaya ko pala magstay sa bahay kasi sobrang galak ko. Syempre wala na tayong choice ngayon. Kaya ko naman pala and I'm enjoying myself kasama siya. Ako din, ganun din sa online world, madami akong na-discover pati sa sarili ko, yung mga bagay na hindi ko alam ngayon nalalaman ko na. Siguro tamang tambay lang talaga sa bahay tapos enjoy lang kaming dalawa. Yes. Sabi nyo nga, lagi lang kayo nakatambay sa bahay, mukhang di na nga kayo naghihiwalay. Ano ba yung nami-miss nyong gawin naman sa labas? Pag mag-beach. After itong pandemic. Oh, mag-beach. Travel. Travel talaga. So paano, ano ang una nyo pupuntahan pagka pwede na talaga? Boracay. Boracay. Local muna yung napag-decide namin kasi support local muna para yung tourism natin makabawi. Tama yan. Ay, ang ganda nun. Ang galing yun. Tama. Uy, pero ito, kwentuhan nyo naman kami sa mga personal background nyo, Baninay at Bond. Ano ba kayo bago maging celebrities? Ayan. Ako, bago ako mag-vlog, kakagraduate ko pa lang. Sakto yung course ko related sa ginagawa ko ngayon, multimedia arts. And nagagamit ko naman siya ngayon sa trabaho ko as a vlogger. So, ayun, yun lang talaga. Pagka-graduate ko, nag-vlog na talaga ako. Nag-start na ako. Ayun. Ako naman po, housemate ko yan si hashtag Nico. Yeah. Sa PBB po. Bali, before ako mag-Big Brother, estudyanteng Marangal lang po ako. School Uy, bakal. Marangal! Seryoso ba? Accountancy student ako. Tapos after PBB, ayun, nag-vlog na rin ako. Tapos nag-TikTok, tsaka sa social media, upload, ganyan. Pero yun, napag-usapan nyo nga. Napag-usapan nyo nga, TikTok. Kailan ba kayo nagsimula mag-TikTok? Magkaiba eh. Ako, 2018 pa. Before, nung wala pang TikTok dito, bali nag-launch pa lang sila, kinuha nila kami na para mag-promote ng TikTok. Doon ko siya tinry and medyo natitigil lang ako madalas. Pero yun, tuloy-tuloy pa rin. Ngayon active na siya. Ako naman, ako this year lang ako nag-start. Kasi pinag-tripan niya ako sa TikTok. Daming prank nito sa akin. Sa TikTok? Oh, wow. Ano na ginagawa niya sa akin? So speaking po of prank, ano pa po yung iba niyo pong content sa TikTok? Tsaka paano niyo po naka-come up po yung mga ideas niyo po sa content po ng paggawa niyo ganun? Ako bukod sa mga prank, sayaw ganun, tinatry namin yung mga bagay na hindi namin nadidiscover sa sarili namin. Katulad nung pagsayaw, pagkanta, siya. Lip-sync, comedy. Siya talaga nakakatawa sa TikTok kung ano.
Yes. Pero syempre, alam niyo naman na kapag ganyan marami kayo na mga followers o ano, marami ring bashers, no? Oh. Paano niyo hinahandle yung mga ganyan? Actually, ano, sa TikTok naman, wala masyado. Sa Twitter lang. Twitter, sa Twitter. Ano, pagka, ano, pagka nakakita kami ng basher, i-re-report namin yung account, tapos black agad black para black hindi oh. na makita. Pero ano, pero tinatablan pa ba kayo pagka you know, tinatablan kayo? Pag nababasa nyo ba yan? Oo. Oh. May tinatablan kami kasi syempre masakit pa rin makakita ng mga bagay na hindi mo naman pinapaniwalaan na ganun ka talaga. Oh, tapos kasi kaya namin dinidelete, binablock kasi sabi nga nila, negativity is contagious. So yeah. Kapag may nakita sila negative, negative na rin yung mapapasok sa isip ng mga nagbabasa. So mas maganda na i-delete na lang. Mm-hmm. Oh, pero eto, 'di ba? Talagang sa totoong buhay eh magjowa talaga itong si Paninay and Bon. Kwentuhan niyo naman kami, gano'n na ba kayo katagal at paano ba nagsimula ang love story niyo? Ay, ano man sari namin ngayon? Ay! Mansari? 'Di ba pag mansari? Oh, ano, 18 months na kami. 18 months. Wow. Wow. 18 months pero happy-happy pa din kasi 'di ba yung iba pagka tumatagal mo parang nawawala na ng wait, gana. Pero 6 years na kami ha, sasapain kita. Oh, ano? Sorry. Ito nga Balinay, bigyan nyo naman yung mga Showtime onliners natin ng tips kung paano mapanatili yung mga ngiting ganyan. Yan. Siguro ano lang, kapag nag-aaway kayo, balikan nyo lang yung mga panahon na masaya kayo. Ako pinapanood ko yung, pag nag-aaway kami, pinapanood ko yung dati naming vlog. Tapos makikita ko, ma-realize ko, ganun ko pala siya kamahal. So, babalik na huli yung ano. Oh, kikiligin na naman. Oh, ay! Araw-araw piliin yung isa't isa, ganun. Ay, oh! Pero hindi, di ba kayong dalawa, nagbablog kayo at together. Pero aminin nyo, di ba, pag kayong isa wala sa mood, parang hirap mag-vlog, no? Pinari, si Pantinay ang nasa mood. Mag-vlog si Bond, wala, hindi natutuloy. Oh. Minsan nagkakaaway talaga kami kasi hindi nagkakasabay yung mood namin. Oh, oh. Minsan ako tanghali na gumising, tapos gigisingin ko siya sa nabalman niya, tinamad na, huwag na bukas na lang. Yun, yun ang hirap pagka ano kayo eh. Kaysa pag mag-isa lang, no? Oh, talaga mag-aantayan kayo ng mood, lalo kung masaya yung i-vlog nyo. Pero ano namang advantage and disadvantage na pareho kayong vlogger TikTok na magjowa. So, ano ba? Mahirap ba? Pag ba nag-aaway kayo, dapat naka-vlog pa rin? Kasi, hindi naman. Nag-aaway kami. Siguro yung advantage kapag vlogger kami pareho, madali lang ang trabaho namin kasi kahit anong gawin namin, hindi namin kailangan mangapa kasi alam namin yung ikikilos namin. Tsaka medyo naiintindihan namin yung mga schedule kapag may kailangan gawin and mas nagigets namin kasi parang freelance ka na din eh. So, walang exact na schedule. So, kasi kung isa sa amin nag-work sa office, siguro mas nakakagulo yun, di ba? Oh. Pero dahil pares kaming walang ginagawa, tambay. Vlogger tambay. So, for hindi naman namin naging problema na pareho yung trabaho. Oo, wala. Yes. Ang pag-vlog din naman, masasabi mo rin trabaho siya, pero masayang work eh, di ba? Pero, Yes, ang pag-vlog eh, yan nila lang. Mahirap din kung mag-vlog, di ba? Actually, yung mga pag-e-edit, pag-i-isip mo ng content, ang hirap niyan, di ba?